Sasabay ka na sa agos, ayaw mo nang mag-strive. Alam niyo yung strive? To make a great effort to achieve something. Ayaw mo na yun. Ito, kasali pa sa quarter life crisis. Ito yung bakit kaya hindi maganda yung love life ko. May kasali pala to. Ito yung pakiramdam mo na stuck na yung buhay mo sa dead end, samantalang yung iba nag-a-advance na sa karir nila, sa buhay nila. Ito, kasali pa. When other member of their social group are getting married and have a children. Ito yung mga naisip ng quarter lives. Sakto itong message na to. Diba November ngayon? Araw ng mga patay. November 1. Alam nyo kasi, alam nyo, ang pinakamatinding trahedya sa buhay ng tao ay hindi kamatayan. Alam nyo kung anong the greatest strategy in life is life without purpose. Yan ang pinakamatinding trahedya sa buhay na to. Tignan nyo yung mga nag-iibigan. Pag yung boyfriend, girlfriend nila, ginawa nilang purpose para mabuhay. Tapos, nag-break sila. Ganon mga re. Nagpapakamatay. Kala kasi nila, yun yung purpose nila. Tignan nyo. Based on World Health Organization, 2016 database, yung 2016 pa to, close to 800,000 people die a year due to suicide. Tignan nyo. Ang katumbas niyan, isang tao kada 40 seconds ang namamatay. Matindi, di ba? Leading cause of death ng age 15 to 29, lalaki-babae, ang leading cause, una, road accident. Sipin nyo, 15 to 29 years old, namamatay na. Ang pangalawa, alam nyo yung pangalawa? Suicide. Anong klaseng mundo to, di ba? Ba't ganun? Yun ang tanong. Itong kasunod, why do they suicide? Ang una, academic failure. Ito, relate na relate ako dito eh. Alam mo kasi pag bobo ka, ano pang ano mo? Ano pa silbi mo? Ayan, bobo mo nga, diba? Ano pang gamit mo? Ayan, bobo mo nga. May isip mo yan. Alam nyo, ito, may matindi akong karanasan nito eh. Kaya pag sinabi yan akong bobo, okay lang eh. Alam nyo kasi, sa mga hindi nakakalam, marine engineering ako. Graduate ako. Alright. Pero may masama akong nakaraan. Alam nyo, sa marine engineering, doon sa school namin, may tradisyon. Pag ikaw ang pinakamababa sa exam, sasampalin ka ng buong klase. Alam mo na yung nangyari sa akin, di ba? Yun, may mga 26 years old. May mas malalaki pa sa akin doon. Kahit anong gusto nilang lakas. Kaya napakalungkot na nakaranasan. Kaya nasa isip ko noon, ano ba tong kinopyahan ko? Pinakopya akong mali. Hindi. Napakalungkot noon. Kaya tong academic failure, totoo to. Kasi sumasakay ako ng jeep, papauwi na ako. Nalulungkot talaga ako. Naluluwa pa nga ako noon. Naisip ko yung sarili ko, ba't ganun? Napakahina mag-isip eh, no? Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Nakita ko yung mga street, yung naglilinis sa kalsada, street sweeper, tapos may nakasabay pa akong nagtitinda ng gulay. Sabi ko, sila nga nag-strive. Hindi sila nawala ng pag-asa. Nag-i-strive pa din sila sa buhay nila. Kaya itong academic failure, totoo to. Pangalawa, why do they suicide?
Pero yung academic failure, di ko naisip mag-suicide nyo na. Nalungkot lang ako ng sobra nyo. Itong pangalawa, end of close friendship or romantic relationship. Magpapaamatay. Yung una kong sample, yung mga broken-hearted, di ba nga? Mababalitaan mo lang kung humahawak yan ng live wire. Naghahawak, nagtatalunan kung saan. Broken-hearted. End of a close friendship or romantic relationship. Kala kasi nila, yung GF at BF nila yung purpose nila. Kaya sila namubuhay dito. Pangatlo, job loss. Ito yung nag-fail ka sa karir mo. Yung mga nagpe-fail sa karir, kala nila pag wala silang alak buhay, wala na silang pakinabang. Pang-apat, ito, nagtataka ako dito, ba't kasama ito eh? Sa why do they suicide? Pero ito yung na-search ko. Loss of social status. Ito yung mga pa-famous. Siguro, pag hindi sila nakasabay sa trend, nadidepress sila. Yan yung mga payaman. Nagpapakamatay din pala yan. Pero, base sa mga binasa ko, kaya ba sila nagpapakamatay? Dahil nag-fail sila sa school? Dahil ba broken-hearted sila? Dahil ba nawalan sila ng trabaho? Dahil ba nawala yung ranking nila sa social media? Hindi. Kaya sila nagpapakamatay. Bakit kasi? Hindi nila alam ang tunay nilang purpose. Kaya ang unang sagot sa ating topic, how to beat quarter life crisis, is know your true purpose. Balik tayo sa text natin, Isaiah verse, Isaiah 43:7. Isaiah 43:7. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Anything that glorifies his name, that is your true purpose. Kung ikaw ang leader ng YPO ng generation na to, is that glorify his name? Yes, and that is your true purpose. Kung ikaw yung Sunday school teacher, yung choir conductor, yung tumutulong, nag-aayos pag may event, yung naghuhugas ng plato, yung driver, sama natin yung video editor. Kara, asali ako. Is that glorify the name of the Lord? Yes! And that is your true purpose. Kaya ba't ka mapipressure sa mundong ito? Ba't ka may stress? Minalimutan ako, pero alam nyo, isa-isa sa atin, hindi ko na kailangan isa-isa yun. May kanya-kanya tayong spiritual gift. Ipagamit nyo lang, serve your purpose. Kaya para huwag tayong pressure sa sistema ng mundo to. Balik tayo sa quarter life crisis. Alam nyo, itong quarter life crisis, brother and sister, kaya ako ito nalaman. Kasi, alam to ni Kuya Jay. Kaya ako nalaman to. Kay Kuya Jay ko ito na, maalala ito ng YPO. Sinuprise natin si Kuya Jay noon. Birthday niya. Kunwari, nagpa-emergency meeting si Raven. Pero bigla nag-play ng video. Presentation para sa birthday ni Kuya Jay. Pero alam niyo, naiyak si Kuya Jay. Naiyak si Kuya Jay sa surprise na yun. Pero ang hindi niyo alam, hindi siya naiyak sa surprise na yun. Yung mga panahon na yun, sinabi niya yun sa atin. Naranasan niya yung bigkas pa niyan, midlife crisis. Yung pangapanayon na yun, nangihina siya spiritual.
Pero tignan nyo to. Tignan nyo yung diskarte ni Kuya Jay. Ito ang technique. Maan nyo to. Napansin nyo ba na nawala si Kuya Jay? Diba hindi? Ako napansin ko lang humina pero hindi nawala. Ito ang technique pag nanghina ka spiritual. Dapat, pag nanghina ka ng spiritual, dapat doon ka mas lalong magstay. Dapat yun yung time na mas na hindi ka mawawala sa church. Dapat yun yung time na mas lalo ka makikinig sa preaching ni pastor. Yun yung time na yun pag nanghihina ka spiritual. Ika nga ni Sir Teddy, stay on the boat. Kasi pag binabagyo ka ng trahedya ng mundong ito, ng alon, ng agos, ng stress ng mundong ito, stay on the boat. Kasi isipin nyo, sa tunay na dagat, pag bumagyo, tatalong ka ng barko? Hindi, mas lalo ka mamamatay. What a great philosophy. Kay Sir Teddy yun. Mga idol natin sa faith. Alam nyo kasi brother and sister, dapat dito sa mundo na to, para tayong Den the Lion. Alam nyo yung Den the Lion? Yun yung bulaklak na parang peder. Hindi siya sumasabay sa agos ng tubig. Doon siya sa hangin. Bibigyan ko kayo ng example. Kung kano ka-scam. Scam tong mundo natin ginagalawan. Kailan nyo lang masaya, pero sa dulo, trahedya. Bigyan ko kayo ng sample. Manood kayo ng love story na movie. Ang simula niyan ng love story na movie, nag-aaral sila. Gaya na, umiikot yung story niyan sa ganyan. Nag-aaral sila. Ang kasunod niyan, i-skip yung panahon na dapat magtrabaho sila. I-skip yan. Dediretso yan sa puro kilig na lang. Ganyan yung love story. Puro kilig na lang. Tapos, ang masama pa niyan, ang kontrabida diyan, magulang. Pagpira love story yan. Tapos ang dulo, happily ever after. Tingnan mo yung pabira. Anong scam yun? Hindi ka nagtrabaho, tapos di mo sinunod yung magulang mo. Ang dulo mo, happy ever after. Scam yun. Hindi ganyan. Ang dulo nyo, hindi ganyan. Ang dulo nyo, batang ama ka, batang nanay ka. Kala mo, sasabihin ko, batang ina, no? Yun ang dulo nyo. Ano? Scam, malaking scam. Kasi paulit, ito napapansin ko, paulit-ulit na sinasabi ni Pastor. Simula bata pa lang ako. Siguro kada isang taon siya sabi ito ni Pastor. Yung mag-girlfriend, mag-boyfriend, nagsisimula yan sa holding hands. Ang kasunod niyan, hindi yan makakontento eh, holding hands. Kasunod niyan, akbay. Kasunod niyan, yakapan. Diba? Ayos. Kasunod niyan, kiss. Hindi yan makakontento. To make the story short, ang dulo niyan, fornication. Anong fornication? Sex without marriage. Yan ang dulo niyan. Kaya na matinding scam na mundo na to. Sabihin nyo, pinapanood ko, wala namang fornication. Puro kiss lang sila dun. Hindi, nagkakamali kayo. Scam. Unang sample yun ng scam ng mundong ito. Pangalawa, yon yung scam na mundo na to, last of the flesh, last of the eyes. Yun yung ito, pangalawang scam na mundong ito. Ngayon, ang ano ngayon, di ba mga gadget? Sample to, mga gadget. Bibili ka ng iPhone 12, piyayamanin yun. Ang halaga nyo, nasa 50,000 megit yun. Bibili ka ng app. iPhone 12.
After 6 months, lalabas yung iPhone 13. Tapos, ang halaga nyo, mga sa 60 yun. Pero, ang pinakaiba ng dalawa na yun, 20 to 40% performance lang ang tinaas. 20 to 40% lang ang performance na mas ginanda niya doon sa previous na iPhone 12. Pero tignan nyo itong mga social climber. Pinaglalaruan sila ng sistema na to. Ano? Kaagatin nila yan. Masabi lang nila na meron sila. Na sila lang yung meron yun. Pride of life, di ba? 100 plus percent na gastos para sa 20 to 40% na performance gain. Is that worth it? No. Yan ang offer ng mundo. Pride of life. Tapos ikaw, humahanga ka sa kanila. Niloloko nga nila yung sarili nila eh. Di ba may ganun, nagsasana all pa? Kaya bakit ka mapipressure at may stress sa mga bagay-bagay sa mundong ito? Kaya ang pangalawa natin, how to beat quarter life crisis, invest in eternal things than temporal. Buksan natin ang Bible natin sa Colossians 3:2. Set your affection on things above, not on things on the earth. At doon na tayo nagtatapos. Pero, bago tayo maghiwalay-hiwalay. Siyempre, in the back of your mind, sabi niyo, Limbs, pag sinunod namin yan, baka mag-fail kami sa buhay namin pag puro ganyan lang ginawa namin. Diba? Yung inaaral ko to, ano, pag puro ganyan lang ginawa namin, mag-fail kami. Basa tayo na isang verse. Genesis 1:27. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Creation ah. Pag ikaw, inventor, kikreate ka ba ng palpak? Ito nyo. Yung Jiras, ikaw Jiras, magmamanufacturer ka ba ng palpak na product? Magmamanufacturer ka ba ng magpipil na product? Ikaw, inventor, gagawa ba ng product kung alam mo magpipil? Siyempre hindi. Mas lalo na yung Diyos natin na sa langit na perpekto. Hindi siya gagawa ng palpak na ano, nagpipail. Hindi siya gagawa ng hindi siya magdidesign na nagpipail. Isa pang verse. Parang hindi kayo naliniwala eh. Ephesians 1:4. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Before the foundation of the world, pinili na tayo ng Diyos. Alam nyo guys, this world is not our home. I'm just a passing through. Hindi tayo after sa earthly things. Hindi tayo after sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Hindi tayo magtatagal dito. Napansin nyo ba?
Yung mga matatanda, matatanda na. Di ba nung kailan lang, teenager kayo? Tapos pagka-dilat nyo, ay matanda na pala ako. Di ba? Yung mga teenager, pansin nyo, kailan lang naglalaro lang ako nito ah. Tapos ngayon, iba na no? Saglit lang ang buhay natin dito, guys. Kaya guys, serve your purpose. Sana itong message na to, na-recalibrate yung focus natin sa buhay natin. Tandaan nyo, sa Diyos ang karangalan at dangal. Tawagin ko na po si Pastor para sa closing prayer. Praise the Lord. Amen. Surpresa kayo, no? Gusto ko yung sinabi niya, we are created in the image of God. And God will not create a failure. So we are not failures. Amen? Kaya you do not undervalue yourself. We are special. Amen? Napakaganda po, doon narinig ko po na inano niya. Kailan ba yun, ang Friday, ano? Dapat actually po, next Sunday pa siya eh. Sabi ko na kung baka makalimutan yung sinabi. Kaya sabi ko, eto ng Sunday na ito, isa lang na. Diba? Pero exactly po, ano yung sinabi niya po doon, yung lahat. Kaya lahat ng gusto kong narinig sa kanya, gusto kong manirinig sa inyo, nasabi niya po lahat sa inyo. Amen? Kaya tayo pong tumayo lahat. No? Gusto po natin, i-end pa rin yung message sa iyon sa isang invitation. Tayo po yung muko, tayo po yung mananalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa mensahe. Hindi lamang po, Panginoon, ito po, hango sa kung saan. Hindi po, galing sa puso po ni Brother Limwell. Ang kanya pong naihatid sa amin na mensahe, Panginoon. Mensaheng pinaranas mo po sa kanya. Mensaheng pinabasa mo po sa kanya sa inyo pong aklat. Mensaheng kanya po mismo, Panginoon, na experience at naibahagya po sa amin. Now, Lord, dalangin ko po na naman po encouragement ang inyo pong dinala sa inyo pong mga anak. Ano man challenges na natanggap po namin dito po sa altar, Panginoon. Amin pong dalhin ang aming sarili at malalangin po sa inyo. Langin po namin ito sa invitation ngayon. Ito po lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Habang lahat na kayo nagpikit. By this time, we should know the purpose of our life. Halip po kayo rito. Sige po. Sige po. Allow the Holy Spirit to touch you. Kumilos sa iyong buhay ngayon. Halika rito. Thank you.
Mapagpala namin Diyos, salamat po. Sa pagtugon mo po, Panginoon, na pagtugon ng inyong pong mga anak sa mensahe na inyo pong inihatid, pinahatid kay Brother Lemuel. Na namin, Panginoon, ang kapangyarihan na inyo pong salita. Nakita po namin ang katotohanan na tunay nga po, Panginoon, sa mundong ito na daraya kami mga advertisement, mga media, maging kung ano-ano man po ang ino-offer sa mundong ito. Kaya Panginoon, dalangin ko po ngayon, huwag mo pong hayaan ma-sidetrack po kami sa aming po paglilingkod sa inyo. At kami nga po, Panginoon, patuloy naming ma-serve ang purpose po ng aming buhay. Ginawa mo po kami, hindi ka po gagawa, Panginoon, ng palpak. Hindi ka gagawa na hindi mo pakikinabangan sa inyo pong gawain. Kaya, Panginoon, salamat po ng marami sa mensaheng pong iyon. And Lord, patuloy mo po i-bless ang bawat isa. Patuloy mo pong hinggin ang panalangin ng bawat isa. Patuloy mo pong tugunan ang panalangin ng bawat isa. Salamat po ng marami, Panginoon. Tinataas po namin kayo. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Lemuel. Si Lemuel po, mga katid, homegrown po yan. Dito po, pinanganak na sa Bible Baptist Church ng Marilaw yan. Ngayon, alam niya rin kung bakit po siya nagkaroon ng Bell Palsy. Dahil po lang classmate niya sumampal sa kanya. Kaya pala na Bell Palsy. Ilan yun? 50 ba? 50? 54. Biro niyo po. Bobo ka na nga. Sasaktan ka pa. Pag ako ginano nila, aabangan ko lahat sa kanto yun. No? Pero ang ganda po experience yun, mga kapatid. Kaya sabi, huwag niyo pong kakalimutan na sabi ng Bible, na God has chosen the foolish things out of this world to confound the wise. No? Kaya, napakaganda po yung kanyang we are created in the image of God. Ngayon ko lang nasilip yun, ha? Nakita niya. Ako hindi ko nakita. Tagal-tagal ko nang binabanggit yun. Tama nga naman, di ba, Jeras? O, pag gagawa kayo ng ano, produkto nyo, kailangan, di ba, kagamit-gamit, hindi papalpak. O, ganun din eh, tayo ginawa ng Diyos eh. Tapos sasabihin mong wala kang ano, wala kang halaga. Kaya, meron po tayong, di ba, meron mga spiritual gift at meron din mga special gift o talents. So, kung ano man po yan, paggamit natin sa Panginoon. Praise the Lord. Amen? Nakaka-discovery tayo ng mga preacher. Kaya puriin ang Panginoon. Ano po? Amen. Proud na proud siguro itong mag-asawang Vincent tsaka Ruth. No, ngayon, nakaganti sa inyo si Lemuel. Dahil lagi siyang sinisermonan nyo. Ngayon, kayo na sermonan. Pag kayo naninermon, walang text. Si Lemuel nag-sermon sa inyo, may text. Purihin ang Panginoon. Amen? Okay, tayo po ay kukuha na ng ating offering. Tayo na natin yung ating mga ushers. Sayang, sana yung mga nasa bahay, nag-online po kayo, ha? Mag-comment lang kayo dyan. Naka-online kayo, narinig namin, na-bless kami sa mensahe. Na-bless ba kayo?
Ikaw, Brother Vincent, na-bless ka? Huwag mong gamitin pagkatatay dito, ha? Preacher yun. Okay, tayo pala tayo tumayo. Ah, Brother Ben, tubig mo. Tayo sandaling manalangin. Mapagpala naming Diyos, salamat po muli Panginoon sa hapon na pananambahan. Salamat po Panginoon sa pangungunan niyo po sa bawat isa. Salamat po Panginoon sa mga salita niyo po sa buong maghapon na to Panginoon. At salamat din po sa pastor po namin na patuloy niyo po siyang ginagamit po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa mensahero sa hapon to Panginoon, si Brother Lewin. Patuloy niyo po siyang gamitin po Panginoon. Palaguin sa inyong gawain po Panginoon. Lord, salamat po sa lahat na napakinggan po namin ang iyong mga salita sa araw na to. Lord, maging sa amin po nga gagawin na pagkakaloob. Patuloy nga po itong basbasan. Patuloy na maging gamit po sa gawain po dito sa bahay-sambahan. Anuman po mga pinagkakagustuhan financial po Panginoon, maging katuwang po ang mga anak niyo po sa pagbibigay po Panginoon. Maging sa mga mission po na tinutulungan po ng church, ay patuloy po na maging tulong po ang mga anak niyo po sa gawain niyo po Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na siya po magkakaloob. Patuloy niyo pong i-bless ang mga hanap buhay ng bawat isa. Ingatan niyo po ang bawat hanap buhay ng mga anak niyo po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mangunat, mag-ingat sa bawat isa po sa mga pamilya po namin, Panginoon. Aming pitong dalangin sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Mapuno po kayo habang kayo po'y nagkakaloob. So medyo tayo maaga, madi-dismiss po ngayon, ano? Kasi po, habang tumatawag kanina ako ng testimony, si Lemuel po uneasy na gano'n. Hindi na mapakali. Baka pag pinahaba ako pa ng 30 minutes, himatayin na sa nervyos. Hindi niya, ano, wala lang ako kasing makitang masenya sa nabidyohan eh. Para makita niyo itsura niya. Ang ganyan. Tapos yung krobata. Nakita nyo ba kanina? Ay, hindi nyo pala alam. Alam nyo ba na siya talaga ang preacher? Nag-leak ba yung ano? Sino hindi nakakalam na siya ang preacher? Oh, di nagulat kayo, ano? Yung mga iba dyan, di makatago ng lihim eh. Di po, pero talaga pong ano. Thank you, Brother Lemuel. Amen? Kaya, salamat din doon sa nasa sumampal sa iyo. Okay, mga kapatid, tawagin na po natin yung dalawang maestro natin. Are we born? Are we born?
purpose. There's a purpose, there's a plan. There's a reason for each season. So trust the leading of His hand. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens hear His song. We do not walk alone. Claudette, asa ka, Claudette? Doon sa kahon, bigyan mo ng isang asitaba si Brother Lemuel. Alam ko, mayroon pa dyan eh. Asitaba kape ito, ha? Para mawala yung nervyos mo o madagdagan yung nervyos mo. Andyan yung kahon. Yan. Okay, ito po ang inyo po, Pastor. Lagi nagpapaalala po sa inyo. Mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless you po. Mag-ingat po kay COVID. Mag-ingat kay Rolly. At meron pa pong parating si Shoni. Shoni daw ang pangalan. Amen. Dismiss na po tayo. God bless you all po.